sila. What's up, mga ka-fighters? So, nandito na naman po tayo. Nagbabalik na naman ang Mark Koki, The Feeling Pogi. So, ngayon nga po pala, this is our second vlog. So, nagtanong na naman po ako sa Facebook dahil wala pa ako masyadong alam sa mga vlogs. Wait a minute! Who are you? So, humingi muna ako ng mga suggestions sa mga friends ko. Nagtanong po ako ano pwede kong gawin for my second vlog. Nagustuhan ko yung comment ng isang kaibigan ko, mag Q&A daw ako. Since nagsisimula pa lang naman ako mag vlog, so para mas makilala niya pa rin ako, so ayun muna kinuha ko, mag Q&A tayong ayun, so our second vlog is Q&A challenge. So mga tanong ay magagaling din sa mga Facebook friends ko. So ngayon, hindi po ako nag-iisa. Yes, may kasama po ako ngayon. At ang kasama ko po, hindi po siya vlogger. Hindi naman ano, collaboration agad. kasama ko po ngayon ay ang aking pamangkin. Tatawagin natin siya in 5, 4, 3, 2, 1. Charlie! Oh my God! Wow! So, ayan nga po pala ang aking pamangkin, ang panganay na pamangkin ko sa ate ko, na si Tintin. Also known as Mikey. Oh, Mikey daw, kasi idol niya po yung, si Mikey Quinto sa GMA, yun. Medyo awig niya daw kasi siya, kakilusan niya, ganun. So, idol niya si Mikey, kaya gusto niya tawag sa kanya Mikey. Pala mukha. Bida-bida? hindi yan naganda. Actually, kanina nakahiga pa ako dito siya. Ready-ready na siya, nakaligo na, nagpapangupa. What the fuck? Akala mo naman makaamoy sa camera. Musog ka dito para nakikita ka. So, pangalan niya Mikey. Kunyari, vlogger siya. Collaboration. Seriously, what the fuck are you doing? So, may collab agad. Anong pangalan na? Mark Koki. Mikey. 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 Ikaw, Mikey. Mark Koki. Mikey. Mikey. Ayun. So, ayun po. Ang pangalan. Okay. So, mag-start na po tayo. Ang mga questions po natin manggagaling. So, kaya ako po siya sinama para meron po magbabasa ng mga questions para hindi ko naman solo flight lahat na naman habang nagbabasa ako rin yung sumasagot, di ba? Seriously, what the fuck are you doing? So, sisimulan na po natin. Let's start. First questions. Questions. First question. Galing kay Stephanie. What's Stephanie Aguilar. Hi kay Stephanie Aguilar, sa best friend ko ng ngayong grade 10. Anong tanong niya? Ayusin mo yung tanong mo, ha? Oh God, please, no! 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 What? Guys, o nga pala. Sorry. Bida-bida. Itong ano na to, on the spot lang to kasi gusto ko ma-challenge ako. So, Q&A challenge to kaya on the spot po yung pagko-questions. Para lang tayo nasa pageant. Seriously, what the fuck are you doing? Hindi naman ako magaling sumagot pero subukan natin. I will try my best. Diba? So, okay na? Okay na. 2 hours later. Question. What's your biggest fear? What is my biggest fear? Ang pinaka kinakatakutan ko po sa lahat ay yung malayo ulit ako sa feeling ni Lord. Yun. Oh my God! Kasi once nangyari na po sa buhay ko na hindi pa ako masyadong malapit kay Lord noon. Ayun po yung time na sobrang down na down po ako. Tapos, ayun yung time na marami nangyayaring problema sa buhay namin, sa pamilya namin. Tapos, parang wala akong masandalan, ganun. Parang wala akong pinanggagalingan ng lakas. Tapos, nung time na nakakilala ako kay Lord, doon nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob, determination. Lahat-lahat binigay sa akin ni Lord, tinulungan niya akong inilift up niya ako. Tapos, nakasurvive ulit ako sa buhay. That's why, ganito po ako ngayon. ganito po yung buhay ko ngayon. Maayos po at na maging hawa pa naman. Ayun, sagot ko. Question number 2. Galing kay Gio or Gio or Nos? Gio or Nos. Hi kay Gio. Ang kaklase ko yan nung grade 5. Anong tanong niya? Nakailang babae ka na? Babae talaga. Nakailang babae na ako?
ano? Wala pa pa. Dami binigay. Wala pa po, hindi pa po ako nagkakaroon ng girlfriend. Ano lang, puppy love lang, pero hindi naman naging girlfriend. Puppy. Ganto lang oh, puppy. Puppy love. Parang ganto lang naging jowa ko, puppy lang. Mukha rin kasing aso yun eh. So, ano yung next question? Third question. Ano guys? Sophia Cassandra Mesde. Hi kay Mesde, kaklase ko ng grade 9 and grade 10. Best friend ko yan. Tanaw. Sino or ano yung mga naging inspirasyon mo na magpatuloy sa buhay at bakit? Wow, ang ganda naman ng tanong. Sino or ano yung naging inspirasyon ko? Mga naging, oo. Para magpatuloy sa buhay. First of all, syempre, gaya nga na sinabi ko kanina, number one inspiration ko si Lord. Dahil siya po yung nagbibigay sa akin ng strength, ng lahat ng kailangan ko para labanan yung mga pagsubok sa buhay. At syempre, pamilya ko, yung mga pamilya ko, sila. Sila yung mga nagiging inspirasyon ko para pag yung time na down na ako, ganun yung parang nawawalan na ako ng gana na baka hanggang dito lang talaga yung buhay ko, baka hindi ko deserve umangat, ganun. Pero pag iniisip ko sila, pero hayaan ko na lang ba na hanggang dito na lang talaga kami. Nagdrama na naman. So ayun, sila yung mga inspirasyon ko. Syempre, pagka may love life ako, ngayon meron akong inspirasyon. Basta, charot, wala po tayong jowa ngayon, single po tayo. Bakit ka single? Ano, additional question? Oh, question number 4. Galing kay Maymay Hernaez. Maymay, hi Maymay Hernaez. Ayun, nakilala ko lang yan nung nag-swimming kami nun sa, ano eh, sa, saan ba yun? Basta nag-swimming kami nun, tapos, ano, eh, ganda yung kwento niyan, kaya kami nagkakilala. No! God, please, no! No! Marami. Eh, syempre, para makilala. Para makilala naman nila. Nagkakilala kami kasi noong time na yon nagsi-swimming kami. Puro kasama ko yung mga tropa ko, yung mga ano. Tapos nakaupo ako sa side ng swimming pool ng ganyan, nakaupo ako ng ganyan. Tapos maya-maya may grupong lumapit sa akin, sila magkakaibigan. Tapos, oo, lumapit sila sa akin tapos kinikilig sila. Tapos tinanong nila yung pangalan ko, ganun. Tapos yon, hanggang sa tinanong nila yung pangalan ko sa Facebook, tapos inad nila ako. Tapos yun, hanggang sa nakaklose ko na siya kasi ang bait-bait niya ni Maymay. Sinusuporta niya ako sa mga live ko, sa mga ganito, sa vlogs ko. So, hi sa'yo. Bida-bida. Wait lang, meron pa eh. Kadugtong daw. Paano? Ano ba yung tanong niya? Di ko pa alam yung tanong niya. Ito, basta parang dalawa to. Nasabi mo na ba sa parents mo na ain't straight ka? Na hindi ako straight, tapos. Tapos ano, paano kanila tinanggap ng parents mo na ikaw ay hindi straight? Oo naman. Maaga rin yata nilang nalaman na hindi ako ano. Kasi nung, ano ba yun, kailan ba? Basta nung nalaman nila, hindi naman ako nagkaroon ng ano, ng judgment galing sa family ko. Hindi naman ako nakaramdam sa kanila ng yung hindi pagtanggap. Kasi kung ano ko, tinanggap nila ako ng buong-buo. Tapos ganun pa rin yung turing nila sa akin as a family, ganun. Kasi hindi lang naman po ako yung part ng LGBT sa pamilya namin. Yung panganay ko pong kapatid, part din po ng LGBT. That's why, ganun yung turing ng family namin. Walang discrimination sa family namin. Dapat ganun sa lahat. Thank you so much. Pang limang question. Question number 5. Galing kay Isabel Chen. Or Shen? Isabel Chen. Hi Isabel Chen. Hindi ko siya masyado pang kilala. Anong question niya? Ano pong gusto niyong kunin course sa college? Pa-shoutout. Magsi-senior high pa lang po ako, so strand muna yung sasabihin ko. Ang kukunin kong strand, nag-ano pa ako eh, meron pa akong, wala pa ako masyadong desisyon. It's either TechVoc po or ABM. Kasi ang gusto ko lang naman po kunin tourism. Meron din naman tourism sa TechVoc, pero more on ABM talaga yung tourism. Kaya, baka yun po yung ano, pagpipilian ko, yun po yung choices ko. Question number 6. Galing kay Rinrin. Rinrin? Mm-hmm. Si ano, Rinoa. Hi Rinoa. Kaklase ko nung grade 9, kaso hindi natuloy. Oh, ito yung question. Ano yung pangarap mo sa buhay at bakit 'yun yung napili mo? Pangarap ko sa buhay at bakit 'yun yung napili ko? Pangarap ko sa buhay, syempre, umangat yung pamilya ko sa kahirapan. Lagi naman ganoon eh. Yun talaga yung parang siguro kaya nabuhay ako para ako yung ano, hindi naman sa ako, parang tulungan ko yung family ko umangat sa buhay kasi
hindi pa kami masyado nakakaranas ng ganung kaginhawaan talaga, yung maginhawa talaga. Seriously, what the fuck are you doing? So gusto namin maranasan yun, kaya ang pangarap ko talaga sa buhay, makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho para someday magkaroon kami ng magandang buhay. Magandang buhay! Next, question number ano na? Seven. Number 7. Galing ka, Ace Jan Ansures. Hi Ace! Taga-Arcon ba to? Bilis. Ano po yung favorite nyong subject at bakit iyon ang napili mo? Favorite subject ko? Filipino. Syempre Filipino tayo. Hindi naman sa ganun. Favorite ko yung Filipino kasi, 'di ba, kung sabi nila kung saan ka mas komportable, doon ka magiging masaya. Gaya nung sa subject lang, mas komportable ako sa wikang Filipino. Kaya doon ako nag-e-enjoy, kaya mas napagtutuunan ko siya ng pansin. Although pantay-pantay naman yung pag-ano ko sa subjects, pero iba talaga pagka subject na Filipino, lalo na yung Filipino teacher ko, idol na idol ko. Hi Sir Marcelo, miss you. Teacher ko. pang 8. Pang 8. Question number 8. Hindi ganun din. Galing kay James Buela Bautista. Hi James. What is a English today? English. Oh, mapapasaba ka dito. Wait lang. Pang Miss Universe na katanong. Pang Miss Universe. Ginawa niya naman 'yun. Ano to, pageant? Okay, okay. Makinig ka mabuti ha. Kami sa dibdib. Wala bang translator? Wala eh. Wala. English. Okay. What is the most important lesson you learn in your life and how would you apply to your time as Miss Universe? Miss, Miss Universe ka? Ano ba yan? Bakit ganyan yung tanong nyo? Hindi ko nag-gets. What the fuck? Saan na? What is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply to your time? Ano daw po yung pinaka-importanting natutunan ko sa buhay? Paano ko daw po yung maya-apply? First of all, English yun. Hindi kita niloko. First of all is never give up. Yon. Lahat po ng inaasahan nating tagumpay, meron pong tamang panahon si Lord para ibigay po sa atin yan. So, ano man po mangyari, wag na wag po tayong susukot, wag po tayong mawawala ng pag-asa para sa mga minimithi natin pangarap dahil lahat po ng mga nangyayari is meron pong tamang panahon. Yon. Pangalawa po, maging positive lang, be positive. Dapat lagi lang po tayong positibo sa buhay, wag po tayong pupunta sa dark side. Dapat pag merong pangyayari sa buhay natin, lagi natin titignan yung bright side niya. Dapat doon lang tayo tumitingin. Kasi pag positive po yung mindset natin, pag laging positive yung thought natin, iisipin natin, maganda yung kahit problema yun or malalampas yun. Sige, iniisip mo, challenge lang sa'yo yun. Parang kina-challenge ka lang, ganun. Parang sinusubukan ka lang, pinatatatag ka lang. Hindi mo siya iisipin as problema, as bigat, ganun. So, pagka meron po tayong mga pagsubok sa buhay, dapat positive lang po yung mindset natin. So, pangatlo po is, dapat marunong po tayong be contented. Yun. Dapat marunong po tayong makontento sa kung anong meron po tayo. Huwag po tayong masyadong naghahangad ng mga bagay na wala po tayo na parang hindi ka masaya sa buhay mo kasi ganito ka lang, ganyan. Kami, ganito lang yung buhay namin, pero aside, pero kahit ganito lang yung buhay namin, masaya naman kami kasi hindi naman kami lumaki na may kaya talaga. Parang nakasanayan na rin namin yung gantong buhay. Pero gusto naming umangat sa buhay, pero hindi kami masyadong ganung ganit na gagawin lahat para mangyari 'yon. Na gagawa ng hindi tama para gawin 'yon. Siyempre, gusto namin makamtan 'yon pero in a right way. 'Yun po. Kaya dapat makontento po tayo sa kung ano meron tayo dahil ang tunay na kaligayahan po makakamtan lang po natin 'yan pag marunong po tayong makontento sa buhay. 'Yon. 'Yun lang, tatlo lang. Questions number 8. Ah, 9 na pala. Bida. Questions number 9. Galing kay. Wait lang. Ningal na ako. Grabe naman 'yan. Daig ko pa Miss Universe, eh, napakaraming tanong sa akin. Do it. Just do it. Next question. So bagay ginusto ko 'to. Gusto mo mag-vlog, 'di ba? Again. Galing kay Rich and Duat. Hi Rich and Duat. Sa buong buhay mo bilang estudyante, anak, or etc. Ano yung pinakamahirap na problema? Yung na-encounter mo at nalampasan mo? Ano yung pinakamahirap na problema na na-encounter ko sa buhay at nalampasan ko? Bilang sa anak, buhay mo. Bilang estudyante. Oo. Actually po, pinakamahirap talagang na, nung time na nahinto po ako sa pag-aaral, ayun po yung time na after grade 8, dapat grade 9 po ako. Eh dahil nga po, hindi ako masyado makapag-aaral kasi nga, wala pong makakapag-aaral sa akin na magbibigay sa akin ng allowance ko, ng baon ko, kasi ganun yung namin. Tapos,
nakapag-decide ako noon na mag-working student. Tapos ang chance ko lang noon is mag-work malayo po sa kila ate, malayo po sa pamilya ko. Sa Manila po, doon po ako nag-working student. So tinuloy ko doon yung pag-aaral ko ng grade 9 habang nagtatrabaho po. Tapos, yun po, hindi ko siya kinaya. Kinakaya ko naman kaso nagkasakit ako ng malala noon, nung time na yun. Kaya nung gumaling ako noon parang wala na, hindi ko na kinaya. Tapos huminto na ako, hindi ko na talaga kaya eh. Tapos nahinto na ako sa pag-aaral. Gumawa ako ng mga ways noon para makabalik po sa pag-aaral. Kaso hindi na po talaga nangyari. Kasi nga, aasikasuhin ko pa lahat yung LRN, yung mga requirements para sa paglilipat. Tapos nung time pa na yun, halos na sa kaligitnaan ako ng first quarter. Tapos wala may ibigay sa akin na grades ng first quarter kasi hindi ako nakapag-exam, wala akong mga quizzes. So yun, nahinto ako sa pag-aaral. Ang ginawa ko na lang noon, nagtrabaho na lang ulit ako pero hindi na ako sa Manila nagtrabaho noon. Napunta ako sa Taguig, doon po ako nag-working. Ay, doon po ako nagtrabaho sa Taguig para makapag-ipon po ako ng pang-aaral ko sa susunod na taon. Tapos yun. So, yung taon na yun, napakaraming problema dumating sa buhay namin nun. Kasi nung time na yun, habang nagtatrabaho din ako sa Taguig, hindi rin ako natuloy kasi nga yung pamangkin ko nun, nagkaroon ng accident, tapos kinakailangan kong umuwi dito kasi para makatulong ako sa pagbabantay sa pamangkin ko. Tapos yun, sa awa ng Diyos, nung next school year naman, nakapag-aral na ulit ako, dahil ayun yung time na nakakilala na ako kay Lord. So, yun. 2 hours later. Oh, bidabidadami sinabi. Game. Parang tigil na natin. Pang 10. Question number 10. Galing kay Brian Paz. Hi Brian Paz. Sa tingin mo, bakit mahalaga ang pag-vlog? Sa paanong paraan ito nakakatulong sa buhay ng tao? Bilang bagong vlogger pa lang po, hindi ko pa po alam kung ano po yung kahalagahan ng pag-vlog. Pero feeling ko po para sa akin, mahalaga rin siya. Maganda rin yung nagagawa ng pag-vlog sa buhay natin. Kasi aside from entertainment sa sarili natin at saka sa may napapasaya natin mga viewers natin, nagkakaroon din ng knowledge, ideas, saka ng mga lessons yung mga viewers natin. At and of course tayo, minsan ay encounter din naman natin yung mga habang nag-vlog tayo, marami tayong mga na-realize sa buhay. So, para sa akin, mahalaga po siya. Yan. Ang hirap sagutin ng mga tanong niya. Ito maganda. Woo! So, ready ka? Ano na naman yan? Galing kay, pang ilan na? 11. Questions number 11. Ayoko na mag-ganun. Tapusin mo yun, siniwalan mo. Sige. Questions number 11. ako na lang. Sige. Questions number 11. Okay. Galing kay Daniela Visceral. Hi Daniela Visceral. Are you in love? I'm in love. Mukha ba? Opo, in love po ako. In love ako sa inyo. Ayun. Kanina daw. Wala. There's no specific person. English yun. Channel, wala. Tinutog ko lang. Bilis. Pang 12. Question number 12. Huy! Ay! Galing kay Cecilia Galakgak. Hi Cecilia Galakgak, kaklase ko yan ng grade 7. Cecilia Galakgak. Anong tanong niya? Sa paano paraan mo na nalaman na isang bisexual ka at paano mo ito na-accept tsaka ng mga magulang mo? Dati talaga, hindi ko maintindihan kung ano yung kasarian ko hanggang sa parang si Lord na lang din yung nagpaano sa akin, nagparamdam sa akin. Dati talaga napaka-confused ko pa talaga. Nagko-confuse pa talaga ako sa sarili ko, ganun. Pati nga yung mga tao nakapaligid sa akin, nakoko-confuse na sa akin. And then someday nalaman ko at nakilala ko yung sarili ko nung time na unang magkagusto ako sa kapwa ko lalaki. Cut! Nagkagusto po ako sa kapwa ko. Hindi rin siya straight, ano rin siya. Kapares ko lang din siyang bisexual. Tapos ayun. Tapos pagka nagkakaroon ako ng crush na babae, parang mas lamang talaga yung nagkaka-crush ako sa may bisexual ganun. Pero although nagkakagusto pa rin naman ako sa babae, ganun. Tapos kaya nga bisexual eh. Ibig sabihin nagkakagusto sa lalaki, nagkakagusto rin sa babae, ganun. Pero ngayon mas nagkakagusto ako sa kapwa ko. And I'm proud of being part of LGBT. I never regret na naging part po ako ng LGBT dahil siguro po kung hindi ako ganito ngayon, wala po ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko ngayon. Kasi kung straight ako, wala. Hindi ko talaga nakikita yung future na ganito sa ano kung ganun ako, no? Support ka?
Oh, next question na. Question number 13. Galing kay Vane. Hi, Vane. What is the biggest enemy of Mother Earth and why? Oh, Miss Universe talaga matanong nyo. Ano? What is the biggest enemy of Mother Earth and why? Ba't ganyan kayo? What is the biggest mistake of Mother Earth and why? Well, I believe the biggest mistake of Mother Earth... Guys, Tagalog na lang, please. Ano ang pinakamatinding kaaway ng Mother Earth? Si Father Earth. Joke yun, tiya. Tama. Di ba yung nanay tsaka tatay lagi magkaaway? Labidabida. Tama ka. Ay, nako. Ano daw yung biggest mistake? Ay, biggest enemy ng Mother Earth. Para po sa akin, ang biggest enemy po ng ating Mother Earth is tayo. Tayo mga mamamayan. Kasi po, sino ba nakikinabang sa Mother Earth? Di ba tayo? Si Mother Earth ka. Si Mother Earth pa din. Si Mother Earth pa rin nakikinabang kay Mother Earth. Wait lang. Kasi, tayo yung nakikinabang sa Mother Earth. So, pag hindi natin siya inalagaan, pag pinabayaan natin yung Mother Earth, so, parang gumaganti yung Mother Earth sa atin na, ano, parang ano lang yan eh. Parang isang bagay. Pag hindi mo inalagaan, pag hindi mo pinalagaan, mawawala sa'yo. So, parang magkakaroon ka ng, ano, ng regret, gano'n. So, ang Mother Earth po natin, pag pinabayaan natin, kasi hindi natin inalagaan, hindi lang siya mawawala. Gaganti yan sa atin. Hindi naman sa magre-revenge. Parang meron pong consequence na mangyayari pagka hindi po na siya inalagaan. So, para sa akin po, ang biggest enemy po ng Mother Earth is tayong mga tao. I am the... Next question. Question number 14. Galing kay Jasm? 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 Jasm. May ano yan? May vibe. Jasm. Mercader. Hi, Jasm. As a youth, how can you help Mother Earth? Puro Mother Earth naman. As a youth, how can you help Mother Earth? Ayun nga, gaya lang sinabi ko kanina, para pumatulungan natin ang Mother Earth, bilang ano, mamamayan, dapat tayong mga kabataan na kasi sabi nila, di ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, dapat sa atin po nagsisimula yung una, yung disiplina sa sarili. Pagka meron po tayo na-encounter na problema, ganun na sa kapaligiran po natin, dapat tayo po yung unang-unang sumusolusyon, hindi po yung tayong una yung nagbibigay ng problema. So, kung halimbawa, sa pag nakita ng kalat, imbis na tayo yung nagkakalat, dapat tayo po yung naglilinis ng mga kalat. So, yun po, para po, ano, as an individual, ayun po yung matutulong natin bilang kabataan. Next. Pigam-piga na yung utak ko. Wala na siguro ito. Bida-bida yung mga nagtatanong. Wala na Mother Earth siguro to. Ay, sana wala na Father Earth naman. Question number... Si Mama Bear na question daw. Number 15. Ting. Kay... Galing kay Jason Ryan Ko. Hi, Kuya... Mr. Ko. Hi, Mr. Ko. Mr. Ko. Hi, kay Kuya Jason Ryan Ko. Kuya ko yan. Ano rin yan, ka-Christian ko rin. Ka-Christian ko rin. Ka-co-Christian. Napaka-religious yan. Siguro pang ano, maganda ako. Tanong niyan religious. Sige, anong tanong ni Kuya Ryan? What is are your realizations during ECQ? Realizations? Hindi lang po sa akin, ah. Sa mga nakikita ko rin sa ibang pamilya. Siguro ano, nagkaroon po ng bonding yung family natin dahil po sa home quarantine. Di ba, ano, kadalasan yung mga pamilya natin, mga magulang natin, mga magulang pala nila. Yung mga magulang kasi lagi nasa trabaho, ganun. So parang, ano, there's no enough time para makapag-spend ng, ano, sa family nila or sa mga anak nila. Tapos itong nangyaring quarantine na to, nagkaroon sila ng bonding kasi napakatagal nilang nag-stay sa bahay naman nila ngayon. So, ayun po, parang nagkaroon ng family bonding. Tapos, siguro, nalibot na nila yung buong bahay nila. wait lang, realizations during quarantine. Narealize ko rin na, mga Pilipino, talagang nakita ko yung unity, yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Gaya ng mga frontliners na handang magsakripisyo ng buhay nila para sa mga mamamayan. Hindi, wag na natin isipin yung side na kikita sila eh. Guys, buhay nila yung sinasalalay nila dun. Buhay nila yung kapalit sa ginagawa nila. So ano, kahit kumita sila ng million-million dun, pero kung sila yung magkasakit, diba? Hindi nila iniisip yun kasi talagang ang iniisip na lang nila yung makatulong sila sa kapwa nila. Kaya I salute Filipinos. Hindi naman lahat, pero karamihan. Kaya, ayun. Thank you so much for that question. Next question. Question number 16. Question number 16.
Ganto na lang, ako na lang. Questions number 16. Kaya naman pala. Galing kay Juliana. Juliana Perez Cova? Jules. Ah, kay Jules. Hi, Jules. Bebe Jules. Oh, anong tanong ni Bebe Jules? Ano ang pinakamahirap na desisyong ginawa mo sa buong buhay mo? Oh. Very ano naman yung tanong mo. Emotional. Pinakamahirap na desisyon ginawa ko sa buhay ko, yung time na ano, na lumayo ako sa pamilya ko. Kasi noon, parang alam mo yun, kasi gusto ko talagang magkaroon ng ano, parang hindi naman hindi ako nakukontento sa buhay na meron ako kasi parang hindi ano, hindi ako satisfied na hanggang dito na lang ba, na ganun, baka hindi ko marating yung goals ko kung ganito lang. So, nung time na yun, nag-isip akong lumayo sa pamilya ko para mag-working student. Kahit bata pa ako, ayaw ko payagan ng pamilya ko noon. Nakipagtalo pa ako sa kanila, marami pang nagkaroon, marami pang arguments na nangyari. Pati mama ko, nakaka-ano ko. Pero at the end of the day, sariling decision ko pa rin yung sinunod ko. Pinagsisihan ko siya dahil kinalaban ko yung family ko. Parang, ano, dinisobey ko yung family ko. Pinagsisihan ko siya kasi nung time na yun, dahil pinilit kong lumayo sa family ko, hindi ko sila sinunod. Ayun yung nangyari. Yung nagtrabaho ko sa Manila, tapos yun, nahinto ako sa pag-aaral. Kung sinunod ko yung family ko, kung sinunod ko yung sinabi nila na wag akong, ano, na hindi ko pa nga daw kaya, ganun. Kung sinunod ko na sila noon pa lang, hindi sana, hindi ako nahinto sa pag-aaral. So, ayun yung, ano. Kaya guys, pagka meron po tayong, ano, kung meron man yung inano sa atin yung family natin, yung magulang natin, lagi, susundin po natin sila lagi kasi alam nila yung makakabuti para sa atin bilang, ano nila. Kasi marami na rin sila napagdaanan sa buhay, kaya alam na nila yung mangyayari ng gusto nating decision sa buhay, kaya kahit ayaw natin, kahit hindi natin matanggap, dapat sundin na lang natin sila. Ayun. Next question. Question number 17. Galing kay Jean Chanel. Hi, Jean Chanel. What is your greatest fear? Greatest fear. Natanong na yan, di ba? Iba yan yun. Biggest fear. Ganun din yun. Magkaiba yun. Magkaiba ng spell, magkaiba ng pronunciation. Magkaiba ng meaning. Kanina pinakamalaki, ngayon naman. Ganun din greatest, parang pinakaano. Ayun nga, greatest fear ko yung malayo ulit. Meron na yun, dadagdagan pa natin. Isa. Ito pang 17 ah. Ah, pang 17 pa rin yan. Siya rin nagtanong yan. Hindi. O sige, ayun na lang pang 17. Oh, ayun na lang pang 17. Ano ba to? Grazel? Grazel? Grazel. Hi, Grazel. Bait yan. Galing kay Grazel. Ano yung bagay na ginawa mo na pinagsisihan mo ng sobra sa edad mong 18 years old? Bagay na pinagsisihan ko sa edad kong to? Sa ngayon, wala pa akong pinagsisihan sa edad kong to. Pero kung mga nakaraang taon, ayun nga, yung pinagsisihan ko na, ano, kaya nahinto ko sa pag-aaral kasi hindi ko sinunod yung family ko. Ayun lang yung regret ko. Hindi naman sa alam ko na yung mangyayari sa buhay ko. Siguro nagkaroon lang ako ng lessons kaya ngayon na-apply ko na siya kaya wala pa naman ako ngayon pinagsisisihan. Next question. Question number 19. Question number 18. Question number 18. Galing kay Marvin Soriano. Hi Marvin Soriano, kaklase ko ng grade 6, grade 5. Basta ganun. Ito maganda. Nanonood ka ba ng BL series? Oh naman, paborito ko yan eh. Kagabi nga nung oras ako natulog, diba? If yes, anong series pinakamaganda para sa'yo? So far, ang pinakamaganda pa rin sa akin is Still the Best, Tarn Type. Yon. Idol ko kasi si Meugab. Meugab. Pero pinaka-favorite actor ko, kagabi ko lang na-realize sa napanood ko. Kasi pinanood ko kagabi, inulit ko yung Sotus. Favorite actor ko naman si Chris. Grabe, napakagaling niya umacting. Ang galing niya magdala ng character. Favorite BL actors ko yung, ay BL couple ko si Tarn Type. At saka favorite BL series ko yung Tarn Type. Pero sa solo character si, ano, ay solo actor si Chris. Sa Sotus. Next. Question number 19. Galing kay Mary Manlapas. May naging jowa ka na ba lalaki o babae? Gaya nga sabi ko sa first vlog ko, nagkaroon na ako ng dalawang ex at parehas po yung bisexual. Parehas din pong LDR. Yun. Ayoko na pabain. Basta nagkaroon ako ng dalawang ex. Oh, next. No. Pang 20. Question number 20! 20! Questions number 20! Ito yung ganito na lang. Dapat ako yung sarili mo. Galing kay on top, on top. Zairil, Zairil. Ang hirap banggitin kasi yung mga pangalan ng ibang ay binabaliktad din ang pangalan nila eh. No problema. Basta kay, Azril. Galing kay, on top. Ano? Azril. On top, Azril. Basta yun. Okay. Nowadays, we're facing... Nowadays? Nowadays, we're facing the... Nowadays. Ulit. Nowadays. 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 We're facing... Ano? Game. Nowadays, we're facing the biggest issue in the whole world. Miss Universe na nga. So, as an individual, who do you think must be responsible with this kind of disease? Miss Universe na naman. Nowadays,
Nowadays, we're facing the biggest issue in the whole world. So as an individual, who do you think must be responsible with this kind of disease? So I believe the first responsible for this kind of issue or this kind of disease is us. Tayong lahat po, tayong mga Pilipino, tayo po yung responsible sa gantong uri ng sitwasyon. Oo, ang government yung kikilos, pero dapat sa atin manggaling yung ano. Hindi na naman kailangan iasa natin lahat sa gobyerno yung ano, yung pagsolusyon sa ano. Dapat nagkakaisa tayong lahat. Sabi nga, dapat meron tayong unity. Dapat pag nagtutulungan, ano ba yun? Mali yung ano ba tayo? Ano ba dapat? Ano ba yun? Ayan, dapat nagtutulungan po tayo. So, matutulong po natin bilang mamamayan, wag po tayong lumabas, sumunod po tayo sa patakaran ng gobyerno. Maging ano, madisiplina po tayo bilang mamamayan para po nang sa ganun mababilis po yung pagsolusyon po ng gobyerno o ng yung pagsolusyon natin sa uri po ng gantong disease. Yan. Woo! Bigam-biga! Woo! Bigam-biga! Ubusin na ba ito? Isa na lang. Ay, ayan, dalawa. O, dalawa na lang. Question number, o, di ba sabi ko hanggang 20 lang? Okay na yan. Ilan na lang dalawa. O, dalawa na lang, sige. Pagbigyan. Pagbigyan na natin. Question number 21. Galing kay Lali Salvador. Asa mama? Hi ma! I miss you. Ang tanong ni mama. Gaano mo kamahal at kaimportante sa iyo ang pamilya mo? Talaga pinapaiyak ka nila, di wala na tayo. Ba't piniiyak niyo ako guys? Ayoko umiyak. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya at gaano sila kalaga? Siyempre, napakalaga ng pamilya para sa akin. At mahal na mahal ko sila, higit sa aking sarili. Gaya nga nasabi ko kanina, sila yung number one, sila yung number one si God, pangalawang inspiration ko yung pamilya ko. Kasi, kung wala sila, parang, para saan pang magsisikap ako para sa sarili ko? Di ba parang napaka-selfish ko naman? Hindi rin ako magiging masaya kung hindi para sa pamilya ko. Kaya, kung wala sila, parang wala rin kwenta yung buhay. Walang sense yung buhay ko. Ganun. Kaya, napakalaga ng pamilya para sa akin. Next. Question number 22. Galing kay. Sean. Hi, Sean. Franco. Okay. Kailan ka ulit magmamahal? No na. Ngayon na, gusto mo. Ano? Hindi naman yan sinasabi. Wala namang specific time or hindi naman ini-schedule ang pagmamahal. Kung kailan mo lang mararamdaman, kung kailan titibok yung puso mo, kung sa tingin mo handa ka na ulit magmahal, or kung sa tingin mo yun yung tamang panahon para magmahal ka ulit, mararamdaman mo naman yun eh. Titibok naman ang puso mo kasi kapag tumibok ang puso, wala ka na abangan sa pagbabalik ka. Last question. Wala na eh. Shout out na lang daw. Hi, Shelo. Hi, Shelo. Wala daw siyang matanong. So, ayun guys. Maraming salamat. This is all. This is it. Ayun, napakahaba po ng vlog po natin. Pero, i-edit ko na lang po. So, maraming salamat po sa mga nagtanong. At para po sa mga gustong mag-suggest or gusto pa pong mag-advise comment po sa akin, just comment below. Comment na ako. Please like, comment, and share my vlog. And please subscribe also para po maging updated po kayo para sa mga susunod naming videos. Again, my name is Mark Koki, the Film Pogi, and Mikey and Mark Koki. Mikey Ki. So maraming salamat po sa mga nag-cooperate po tsaka sa mga sumusuport po sa akin. Sana po wag po kayong magsawa. Ayun, hanggang sa muli para po sa next vlog natin, magkita-kita ulit tayo. Thank you so much and God bless you all.